in memory of my dear sister, Marcel Tobias, my biggest supporter, I dedicate this episode to her. Rest in peace. The Pod Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama ko pa rin ang mga kasama nating malilupit na up and coming stars ng Comedy Manila. Kasama natin si Emil Buenaventura. Hi Emil! Hi Makoy! Thank you! At kasama rin natin si Patrick Bobis at saka si Sherwin Aguilar, remote sa isang undisclosed location. Shoutout na kayo dyan, Pat, saka Sherwin! Hello Makoy at hello, sa mga kamatchong chismisan natin dyan. Tangin ninyo, mga prepared na prepared kayo. Magre-recording kayong matching chismisan. Coffee shop ang po. Anyways, so yun. Ang kwento, since nasa coffee shop naman kayo, kumain na ba kayo dyan, Pat? Saka siya, dyan sa coffee shop? Kumain na kami. Ano kinain nyo? Kumain na muffins. Muffins? Tangin na kasi, ikaw, Emil, nag-dinner ka na? Nag-dinner ka na, Emil? Ah, hindi pa. Ah, nasakto. Gutuman episode tayo ngayon, pre. Kasi, ako, kita nyo naman, medyo mataba ako ngayon. Nahihilig ulit ako magluto sa gabi. Ikaw ba, Emil? Ano bang ano? Mga tipong, mahilig ka ba kumain sa gabi, Emil? Depende. Pag yung pagkatapos ang inuman siguro. Yung bago matulog. pero ito, sila, Pat, ikaw, Pat, anong mga trip mong kainin sa gabi? Mahilig ka ba mag-midnight snack, Pat? Nako, oo. Kung makikita nila ako. Grabe talaga, halata mo talagang nagbe-midnight snack yung itsura. Yung classic na na pancit canton na may itlog, puta na malasado. Teka, bago kita husgahan, kailangan ka namin husgahan eh. Anong klaseng pancit canton flavor yung niluluto mo? Kasi diyan natin malalaman yung pagkatao mo eh. Hindi ako, sobrang plain ko lang, original ako. Puta ko, kumakain ka ng plain, hindi tayo pwede maging magkaibigan. Original. Hindi, pero kahit ano naman pwede sa akin eh. Walang matinong tao na may gusto sa plain. Puta, inanong mali sa'yo. Hindi kasi ako yung tipo ng nagpapansit canton na dinalagyan ko ng ng ibang shit yung pansit canton. Di lang siya basta pansit canton. Pag may leftover na adobo, yan, sarap yan. Pero sa mali pa rin canton. Yun. Sabi nga ni Emil, hindi nga namin alam kung ba't ginagawa pa yung original na pansit canton na yun eh. First time ko nakakita ng taong kumakain ng original na pancit canton. Pero basta ikaw, sarapan ako dun. Pero ikaw ang ginagawa mo, tinitimplahan mo nga. Oo. Alam mo kung ba't siya tinitimplahan? Oo, kasi medyo okay siya eh. Kasi walang kwenta yung pancit canton na original, hindi dapat kinakain yun. Subukan mong bumili ng sweet chili, hindi mo na kailangan timplahan, wala bawa sirap. Hindi ko type yung sweet chili. Ako'y nasa tier na yun. Tayo may kalamansi. Ay, sanap yung kalamansi. Solid yan. Huwag lang yung original. Hindi mo na kailangan timplahan yan. Pero ito si Che, ikaw, kasi nag-cheat code tong si Pat. Binigyan kagad tayo ng malakas eh. Malakas. Pinansit canton gaming kagad tayo. Ikaw, ano yung pang midnight snack mo, Pat? Ewan ko kung sikat to, pero Angel's Burger talaga. Pag madaling araw. Tumalabas ako. Pero may batas dyan sa Angel's Burger eh. Na. Pag yung Angel's Burger lumamig na, hindi na siya ganun kasarap eh. Oo, hindi na. Oo, nakakadiri na yung lasa. Yan yung perfect example ng hot off the grill na kakainin mo. Kasi parang yung sarap ng Angel's Burger, nasa 10, pag bagong luto, kahaabot pa lang sa'yo ng masungit na babae. Pero pag inuwi mo na yan, kinain mo kinabukasan, hindi na siya ganun kasarap eh. May lapsa factor na eh. Oo, tangina. Pero ikaw anong specific order mo sa Angel's Burger? Classic lang ba o may customization ka pang ginagawa? Kasi nasa apartment ako, so ang binibili ko cheesy hotdog tapos isang ang tawag doon yung may itlog. So, binibigay ko yung may bakla. Itlog doon sa boy. Bakla. May itlog. Hindi. Teka, yung burger na may itlog. Oo, yun. Ayun yung binibigay ko doon sa nagbabantay ng gate. Kasi pag sa part, yung sa tinitiran mo sa boarding house, bawal na lumabas ng gabi. Oo, kaya kinakato ko siya. Siya may suhul pa. Pero, teka, ako kasi, paano ako na Angel's Burger?
Pero never pa ako nakabili nung hotdog. Super ba? Super ba yung hotdog nila? Pang ano lang siya, pang alam mo yung nauubos na yung sahod. Doon siya sumasarap, doon siya sumasarap. Hindi, pero mas masarap yung hotdog para sa'yo kaysa doon sa burger nila. Mas trip mo yun. Actually, mas masarap yung burger nila. Eh, ba't hotdog yung binibili mo? Mura kasi ng dos yun. Oh, ah, mas mura. Oo, oh, 2 piso. Dalawa, 39 na ata yun. Gano ka makahirap na sa halagang 2 piso? Pinagkalulo mo yung mas masarap na burger. 39. Pero, ano ah, pero like, ipagtatanggol ko yung ano, original. Kasi okay. Trip ko din yun eh. Pag ano, puta! Kunyari. Kaya mag-trip ko yun eh. Ikikik ko na tong dalawa na to eh. Pinaglalaban pa yung original eh. Hindi, kasi hindi ako kumakain masyado ng manghang eh. So, dalawa lang choice ko. Calamansi or original. Tapos pasalit-salit lang yun. Eh, miski yung sweet chili, hindi naman maanghang eh. Ikaw ba, Emil? Yung sweet chili, ako, sweet chili kind of guy ako eh. Ikaw, Emil, ano ka? Ginagawa ko, extra hot. Tapos, ihalo ko siya sa isang calamansi. Ay, pwede. Combo. Magastos ka. Para, teka lang ha. Para sa mga long-time listener ng Machong Chismisan, excuse me lang. Para dun, tuturuan ko lang sila. Kung gusto nyo matikman ang pinakamasarap na pansit canton sa balat ng lupa, kumuha kayo ng sweet chili. Sweet chili, dalawa. Tapos, kumuha kayo ng yung tubig. Kung gaano kadami yung nilalagay yung tubig sa pan, yung sapat lang para malubog yung kalahati ng ano. Sapat lang yung para malubog yung kalahati ng pansit canton. Ilagay nyo habang di pa kumukulo. Unang kulo, baliktarin nyo kagad. Malambot na yun eh. Ibig sabihin, pag kumulo, baliktarin nyo kagad. Pag nabaliktad nyo, pag kumulo na ng buhoyon, saka nyo na haluin, ilagay nyo na lahat ng seasoning kahit may tubig pa. Yung powder, yung oyster sauce kuno, saka yung panghang. Hanggang matuyo. Hanggang matuyo. A-absorb ngayon nun, pre, yung noodles nun. Saka nyo ngayon kukunin yung boy bawang na binili nyo. May boy bawang dapat kayo. Turugin nyo yung boy bawang. Saka nyo ngayon ilagay sa ibabaw. Ganyan din style ko. Pero sa akin yung ano, manghuan. Hindi ay, yung puta, boy manghuan, puta. Oh, yung manghuan at chicken skin. Ang sarap nun. Sarap sa original. Pero di ba peking chicken skin yun, di ba? Peking chicken skin yun, di ba? Oh, peking chicken skin yun. Pero ang sarap ng umami niya. Tangina no, parang ginagago mo lang yung sarili mo, no? Chicken skin. Pero alam mo hindi chicken skin. Tapos puro veggie. Pero masarap eh, no? Masarap siya, masarap siya. Tapos ang ano mo nun, wala, hindi ka magkukutsara, hindi ka magiginan doon. Gamit mo, ano, tasty. Ang sarap o, tangina! Ang parang lupit! Sa yuksan. Subukan niyo, grabe. Alam mo siya, Erwin Emil? Si Patrick ang isang, ano eh, isang malaking buhay na patunay. Na kaming matatabang tao, kami yung pinaka-creative pagdating sa pagkain. Oo, grabe. Puta na, para maisip mong gamitin mong kubiertos yung sliced bread sa pagkain si ng ano. Tanongin niyo si Chino. Kilala mo matong chismisan si Chino eh. Tignan niyo ganun din style ni Chino. Tangina mo. Nasa kay Chino nga. Anong ginagamit mo? Natalo pa lang. Kay kinakain niya na eh. Tangina pa. Alam mo, Emil, ang tagal ko nang di kumakain ng pansit canton kasi bawal na nga sa akin kasi nagda-diet ako. Gusto ko kumain ng pansit canton saka gusto mo bumili ng isang balot ng gardenia para subukan lang yung tinuro ni Pat. Promise. Carbs on carbs. Yun talaga. Pero sigurado lang, isa lang sigurado na gagawin ko, Emil. Hindi dilaw na pansit canton ng bibiling ko. Puta, ayun talaga. Kung matinong tao ka, hindi mo dapat ginagawa. Natry nyo na yung ano, natry nyo na yung sweet chili, tapos lalagyan niya ng peanut butter. Ay, oo. Sweet chili. Ah, sarap yun, solid. Sweet chili yung sa peanut butter. Alam mo, Pat, mahal na kita. alam ko kung saan mo nakuha yung idea na yan. Ako, nakuha ko yung idea na yan sa ano, Hong Kong style noodles. Solid yan. Ang ginawa kong teorya dyan, pre, tinignan ko lahat ng sausawan sa Hong Kong style noodles. Sabi ko, puta, meron ako sa bahay nito. Ba't di ko ginagawa sa pansit canton ko to? So kayo, kung gusto nyo na masarap na pansit canton, lahat ng condiments ng Hong Kong style noodles, gawin nyo rin. Lagyan nyo ng I-level oyster up sauce. Diba? Oh. Lagyan nyo ng, ano, ng sweet chili.
Nako, ang sarap nun. Ay, Lalo oh, na kung sweet mahilig chili kayo sa sauce. mga anghang. Yung pang ano, yung pang, yung Jupran. Jupran na sweet chili. Hindi, hindi yun. Yung ano, ay hindi pala. Yung, alam niyo yung nalalagay sa siomay? Anong ang tawag doon? Yung chili Ah, na yun? chili oil. Chili oil. De, pero yung Promise. Jupran na si chili, superb din yun sa Pancit Canton. Ah, talaga? Kasama, Hindi ko pa natusubukan yun. Yung peanut butter mo, pre, saka ano, saka sweet chili oil, ay sweet chili sauce ng Jupran sa Pancit Canton, panalo rin yun. Sarap Mararamdaman mo yun. na. Pero isa lang ang masakit sa Pancit Canton, ano eh, Sherwin, saka Emil, saka Pat eh. May gago lang din talaga ano, na yung isa, sobrang bitin nung isa. Pag dalawa, min sobra sobrang naman. Dami. Pero sa akin, malaki ako, sakto sa akin yung dalawa eh. Ikaw, dalawa. Emil, ilang, anong klaseng Pancit Canton eater ka, Emil? Isa, dalawa, o isa't kalahati? Eh? Ano ako eh, dalawa. Ah, dalawa ka rin. Sakto sa'yo. Sakto na yun. Ay, to, si Sherwin. Sherwin, ikaw, pag Pancit Canton gaming ka, anong... Ako, isa lang ako. Ay, isa? Mahina to. Oo, mahina. Yan. Ito, hula ko lang si Pat. Tatlo to, tatlo. Tatlo. Ah, natry ko na yung tatlo. Sakto Super pa rin siya. Sakto. Sakto pa rin siya. Sobra dyan sa kanya lima. Natawa ako dun eh. So yung dalawa sakto. Oo. So pero isa, pag nag-isa ka to, teka, daanan natin ha, isa bitin. Oo, bitin yan sobra. Dalawa sakto. Mm-mm. Tatlo sakto pa rin siya. Oh, relax yung tatlo. Relax yun. Relax. Talaga, pwede ano, matulog. Level up talaga yun. Pero naabutan niyo yung ano, yung Pancit Canton dati na ang kapal ng noodles, hindi masarap. Yung nagbago sila. Ay, oo. Ang pangit nun. Alam mo yung ginawa ko nun? Kasi di ba nagbago sila ng formulation? Sa sobrang sama ng loob ko, nag-research pa ako nun. At ayon sa research ko, yung Payless, parehas nung noodles, nung original Pancit Canton. So, So ang ginagawa ko nun, bumibili pa ako ng Payless. Para gawin lang siyang Pancit Canton. Tatapon ko yung Gogi, packaging ano? Nun. Tatapon ko yung packaging nun. Tapos yun yung gagamitin ko, yung noodles ng Payless. Mayaman kami! Grabe, parang scientist na yan ah. Oh, pre, talaga naghanap ako sa akin. Tangina, ano bang medyo hawig nung noodles? Kaya ang sobrang saya ko, nung ibinalik nila yung original na noodles nung, ano, nung Lucky Me Pancit Canton. Grabe, siguro one hour tayo mag-uusap ng Pancit Canton. No? Oh, pare. Marami pa akong baon eh. Ay, pare, ako pa. Emil, Sherwin, saka Pat, na-try nyo na ba yung i-up nyo yung game ng Pancit Canton? So, kung medyo may budget kayo, yung tipong nakita mo madami kayong stock sa rep, pare, repolyo o kaya lettuce, chop mo na yon. Tapos, kung meron kayong frozen shrimp, lagyan mo na rin ng frozen shrimp, pare puta. Tapos, imbis na kumuha ka ng tatlong pancit canton, tapon mo yung pangatlong noodles. Mayaman tayo eh. Tapos, saka mo ngayon ilagay yung ano, tatlong packet na mag 2:3 ka na ratio. Saka mo lagyan ng konting tubig. Panalo yun, pre. Yung medyo mamasama sa ang pancit canton. Panalo. Matalino ka. Matalino talaga Matalino ako. Ka. Kasi yung... Yung una kong tinayan, yung ratio ko, hindi ko ina-level up yung ratio eh. So matabang siya. Yung hindi tipong kasi... ginamit ko lahat ng noodles tsaka yung packet niya. Ikaw nagbawas ko eh. Oh. Alam mo kasi Pat, mataba tayo, pero dapat ginagamit din natin yung taba ng utak natin. Ganda. O tiga! Sige, si Pat, meron nasa... Medyo ramdam, weird. Ramdam mo, Emil, parang taus-puso lahat nung sinasabi ni Pat. Galing lahat na parang sabi parang niya, talaga ano eh. Takina, it's my time to shine eh. Try mo yung may ano, lahaluan mo siya ng miswa or yung ano, yung... ano yun? Ano yun yung isa yung... Yung maano, mas stringy na noodles. Ano? Ano na yun? Rice, ano? Sotanghon? Bihon? Yung sotanghon. Bihon. Iba yung ano niya eh. Naglalaro yung texture. Grabe. Subukan niyo yun, guys. Napaglaroan mo na talaga yung Pancit Canton, no? Takina, parang napansin ko, nung pinasok natin yung Pancit Canton, lumiwanag yung mata ni Pat. Ayun, takina. Ito yung long years of hard work. Ito na, maishishare ko na sa mundo. Huwag tayong mag-uusap ng mga
comedy comedy na yan. Pero pancit canton na lang tayo. Anong paborito niyong kasamang drinks nung pancit canton? Ay, ako ano talaga eh, Pepsi lang talaga eh. Pepsi. Ay, oh. Mountain Dew. Hindi, mas trip ko Pepsi. Kayo ba? Ako kasi matagal na ako, ano, ito ha, baka husgahan niyo ako. More than 25 years na akong di umiinom ng soft drinks eh. Ang, ano, malamig na tubig lang talaga ako dyan, pre. Ah. Yung ano, yung, hindi yung tubig na may yelo ha, yung tubig na galing sa rep na tipo mga tatlong araw nang nandun, yun yung tubig na gusto ko. Tapos yung walang lasang nawasa na tubig, yung lasang filtered water talaga, yun yung masarap ipangguhit dyan. Ikaw, Emil, anong ano? Talaga ako. Ako? May naalala lang ako, nung bata pa ako, nung umiinom pa ako ng soft drinks, pancit canton, isang yung pang mahirap na yelo, yung pang mahirap na yelo yung naka-plastic. Ako yung binabasag sa buhay sa pader. Exactly. Babasagin ko sa pader yun. Iampas ko sa pader. May malaki akong baso. Lalagay ko lahat yun doon. Pop 800. Putang ina. Na-miss ko bigla yung Pop 800. Inabutan mo ba siya? Inabutan mo ba? Inabutan niyo ba yung Pop 800? O puro bata pa kayo dito? Ako, nabutan ko pa yan. Nabutan ngayon. Ang ina, Pop 800 Supremacy. Putang ina. Inuubos ko yun. Tapos, dalawang pancit canton. Superb yun. Superb. Kaya siya mag-isa eh, no? Yung ano, Pop. Kaya ako lumaki nun. Dahil puta, soft drinks ko. Isang... Pero ito, ganda nung tanong ni... Sinimulan ni Sherwin eh. Ang tanong ni Sherwin, ano yung drinks na gusto mo? Ito naman yung next ko. Ano yung side dish mo sa putang inang pancit canton mo? Kasi yung iba ang gusto, runny egg, di ba? Yung pinakulo, boiled egg na malasado, tapos babasagin mo sa ibabaw, tapos tatakbo yung ano, tatakbo yung dilaw ng itlog. Yuk. Oh, yung yuk. Kayo, ano pa yung ibang masarap na partner sa putang inang pancit canton na hindi dilaw? dilaw din kasi to eh. Yung ano, yung pandesal na pang mahirap. Yung, ay, puta! Oh. Diba? Solid yun eh. Katulad ni Patrick, ipang kakamay mo rin yung pandesal. Ipapalaman mo sa loob. Solid yun. Oh. Yung pandesal na ano, yung pandesal na maalikabok, yung pag hinawakan mo, kailangan mo tanggalin yung ano, yung madaming breadcrumbs. Tapos itataktak mo yun dun sa pancit canton, yung alikabok ng pandesal. Basta pa, alikabok. Basta madumi talaga, masarap eh. Sarap nun, sarap po. Yung mainit, di ba? Yung mainit, yung pag binuksan mo, di ba, nakalagay yun sa paper bag, tapos nakatopi ng plastic. Dahil sa sobrang init niya, natunaw na yung papel nung paper bag dahil nga basang-basa, dahil mainit na mainit. Ang sarap yung masarap na pandesal. Tapos may cheese whiz. Putang ina, may cheese whiz. Yung pimientos, gagi, masarap. Walang S, pimiento lang yun. Pimiento lang. Hindi, marami ako maglagay eh. So, naka-plural talaga yun. Yung sa akin, ano, na-try niya na yung iceberg lettuce. Ilahalo niya sa ano. Puta social sa iceberg lettuce. Pag may budget, ang sarap nun. Promise. Ang lutong niya kasi, pagka wala kang manghuan, kailangan ng something na malutong. Teka, lilinawin ko. Isasama mo siya dun sa pancit o ibabalot mo yung pancit dun sa iceberg lettuce? Hindi, ako hinahalo ko. Hinahalo ko siya. Ganun yung sinabi ko kanina. Mm-hmm. Yung para siyang sahog. Pwede, yes. Pre. Pwede. Iceberg basta lagi ang ano, rule of thumb ko, pagka malambot yung kakainin ko, dapat mayroon siyang ano, something na malutong para sa texture. Pero Emil, take note ha, hindi lang basta lettuce. Iceberg lettuce. Oh, pag may mapait kasi yung normal na yung bagyo lettuce. At ang ina, parang pag sumigaw si Pat, paabot niya ng lettuce. Putang ina, bakit romaine lettuce yung inabot mo? Gusto ko iceberg lettuce. Hindi yan bagay dito sa dilaw na pansit canton ko, putang ina. Dilaw. O teka, ikaw Emil, ano pang ano, dinadagdag mo sa pancit canton mo para sa marap? Ano? Burger machine. Ay puta, burger machine. Ano yan? Bart Burger? Jumbo Burger? Ano ako eh? Longganisa Burger ako eh. Longganisa Burger?
Tapos na yung itlog. May itlog, no? Papakiusapan mo si ate na huwag masyadong luto yung itlog. Inaaway ko si ate pag binabaliktad niya yung itlog, eh. Kasi pag... Kasi di ba ang ginagawa sa burger machine, merong bilog. Tapos doon babasagin yung itlog, doon lulutuin yung itlog. Eh, yung ibang babae, pagkaluto na yung ilalim, binabaliktad. Oo, tinatanggal nila yun, eh. Ang nangyayari, lutong-luto yung dilaw. Eh gusto ko yung dilaw ng itlog ko, yung runny. So, para pagkagat mo nung longganisa burger, gagapang yung dilaw ng itlog, tapos hahabulin mo, titilaan sarap. Mo yun. Sarap. Tapos bibili ka nung ano, nung dessert sa burger machine. Sansribal. Sansribal. No? Tagal kong tinago yung Sansribal na yan. Ang daming hindi alam na tao na may Sansribal sa burger machine. Binibili ko yung isang, dati kasi pag ano yung isang tray yun, binibili ko yung isang tray ng ano, Sansribal sa burger machine. Ngayon, naka-plastic na, di ba? Ikaw, ano, Sherwin, ano pang ano, pinang-teaser mo sa Pancit Canton mo? Ano po ba? Ito, ano, nanonood ako comedy. Yun. Hindi, seryoso yun. Pag sa Netflix. Sus, masigit lang yung hindi, show. Tanga, hindi, tanga. Masigit lang yung show. Masigit yung show, tanga. Seryoso yun, nanonood ako comedy. Sabagay, puta, pwede. No? Ay, oo, yung ginagawa habang kinakain yung ano. Oo, oh, yun. Pwede, masarap. Ako masarap. Ako ah, ito, hindi naman sa pagiging dramatic ah. Masarap, sarap na sarap ako sa Pancit Canton pagkasama ko yung misis ko. Mahilig ako mahilig kami magkanton pag... Hindi, pero masarap yung Pancit Canton pag nagkikwentuhan kami ng Esme ko. Sa umaga, habang kasama yung utang inang pandesal ni Sherwin, saka yung pimiento ni Patrick. Tang ina. Pero try nyo rin pala sa pandesal. Walang stir, ha? Pandesal, butter, saka ba po, peanut butter. Puta, sarap. Oo, huh? Oh, try nyo. Pero dapat, ang requirement, mainit yung pandesal, malamig yung butter, hindi patunaw yung butter, galing sa rep, pumilas ka doon sa butter, saka mo lagyan ng peanut butter. Habang anong peanut butter yan? Siyempre, ito yung ano yung walang pangalan. Uh-oh. Legit na peanut butter, hindi yung... Yung lilis, ganun, or ano... Ah, peanut ba? Anong peanut butter? Mm-hmm. Yung ano, yung may mamantika na peanut butter. Yung mga nabibili sa palengke. Oo, yung mamantika na peanut butter. Ah, mga solid ah. Sige. Ito ba yung ano, yung walang pangalan? Oh, yung Oo, pero okay din yung ludis. Lilis ba yung lilis yan? Okay. Ayaw ko ng lilis eh. Trip niya yun. Ako lilis ah. Pare, masarap kasi yung mantika noon. Para sa malaking tao, hindi ka mahilig sa mantika. Hindi, yung... May mantika din kasi yung galing sa palengke. Pero ano, ma-greeny. Naramdam yung mga... Ay, ano. Ayaw pero ang greeny. Linis, gusto ko yun. Yung sa dilis ito, ano siya, sobrang refined eh. Puta. Kung ayaw mo, kung gusto mo refined, yung isa, yung mahal, yung chunky, yung may mga manin sa loob. Ladies' choice. Oh, yung ladies' choice na may chunky. Sarap din yun. Sige, try ko nga yun. O, teka. Ikaw, Emil, pag kumakain kang Pancit Canton, ano yung trip mong ginagawa? Meron kaming trip dati sa ano eh, yung sa inuman, pinupulutan namin Pancit Canton. Puta kina ko yan! Tortang Pancit Canton. Ano pinasakal sa ato kayo? Tortang Pancit Canton. Ah, torta? Puta, kala ko isang shot, isang hible. Ikot-ikotin mo pa yun. Diba? Pero nang try niya na yun, tortang Pancit Canton. Hindi pa, pero mukhang promising, no? Yung, ano ratio mo doon? Ano ratio mo doon? Di ko alam kung ilang itlog ginagamit nila eh. Tatlo ata. Tapos para sa isang pancit kanto. Oh, may cook? Yung seasoning, ilalagay mo dun sa itlog, saka mo babatin. Tapos yung pancit kanto, yung noodles, lulutuin mo dun sa, ano, habang niluluto mo itlog. Pero na-imagine ko yung, na-imagine ko yung magiging flavor. Putang ina. Di ba torta? Tapos may mga makakatakas na konting noodles dun eh. Lulutong yun. Puta, paghiwa mo nun, yun yung masarap hanapin dun, yung malutong may Maillard effect, no? Puta kina, Maillard! Tonto ka si Maillard, no? May Maillard effect ka, puta kina! Walam yun. Tapos, deserve mo siya na parang, ano, lagyan pa ng Japanese mayo, no? Puta, may Japanese mayo! Tangina. Nilalagyan mong gulay? Nilalagyan mong gulay, Emil? Wala, ano lang. Kung ano lang siya.
gusto ko rin gawin yan. Hindi ako umiinom, pero puta, parang masarap yung tortang pansit canton. Ito, 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 ito puta, malakas to. Sherwin, bibigoyin. Ay, di, si Sherwin, ano eh. Ang una niya, yung nanonood ng comedy, ito. Pasok na si Pat. O, Pat, anong ginagawa mo sa pansit canton mo? Pag, paano, ano yung pinaka-ginagawa mong activity kasama yung pansit canton? Pagka, ano, pagka-chill ako. Nanonood ako ng series eh. Ng mga napanood series? Ko na. Series? Oo. Oo. Minsan inuulit ko lang yung series pag anong ano? Sige nga, round the room lang. Kunwari, may pansit canton kayo ngayon. Ikaw, Emil, ano yung pansit canton mo ngayon? Sweet chili? Ay, ano? Extra hot. Extra hot, tapos may isang, ano? Isang bansi. Calamansi. Ako, syempre, yung sinabi ko kanina, yung sweet chili ko, dalawa. Tapos ikaw, Pat, ano yung, ano sa'yo, Pat? Pat, ano, original na may tasty. Wala talaga. Ikaw, ano, Shay, ano yung ano, hawak mo ngayon na pansit canton? Calamansi, tapos may Pepsi, tapos may egg na ano. Oh. Yan. Okay, so, hawak-hawak na natin ngayon. Umupo ka na sa harap ng TV mo. Binuksan mo na yung palabas. Anong palabas ang bubuksan mo na? Ako, ang papanorin ko, siguro Rick and Morty, mga ganon. Puta, Rick and Morty. Kasi may eksi lang siya eh. Hindi pwedeng ano, sa matagal yung pansit canton. Sa bagay. Eh. Kasi yun ang ano eh, yun ang medyo malungkot sa pansit canton eh. Pag medyo lumamig na rin siya, parang Angel's Burger, hindi na siya ganun kasaya eh. Hey, it's Dan. It's Ro. Chino. Neo. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Wrestling Podcast. We are the longest-running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and, syempre, as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcasts. Ikaw, ano? Ikaw, Sherwin, anong ano, anong papanoorin mo? Anong nakakasaka agad dyan? Ako, lagi namin pinapanood ng mga pamangkin ko sa Netflix yung ano, The Floor is Lava. Para siyang ano, yung dati na parang Olympics na ano. Ano yun yung sa TV5, yung... Yung may mga bata? Hindi, yung... Ano mo? Parang tumatalon sila, tapos may biglang may malaking ganito, bubungguin sila noon. Hindi ko alam si Stasel. Ayun, parang si Stasel. Parang ganun. Pero merong The Floor is Lava talaga. Oo, meron. Sa pero Netflix, yung... sobrang solid. Pero parang ang ano niya, idea niya, para lang siyang Takeshi's Castle. Oo, parang ganun lang din. Mas pang Gen Z nga. Pero meron lang, meron na ulit na Takeshi's Castle sa Prime. Ay, we? Panood mo na. Oo, sa Prime. Si ano, si Eugene Domingo yata yung host, saka si, si Smokey yata. Basta nasa Prime, nasa Prime. Si ano? Si Pat, si Pat. Ano papanoorin mo pag may pansit canton ka ngayon na dilaw? Ako ano? Kasi dilawan ka eh. Pas... ano ako, Breaking Bad. Yung bago kong pinapanood ngayon. Pero hanggang intro lang yung pansit canton nun. Pag oo, pre, putang ina. Tumutulog pala yung tong. Kaya kailangan may accompaniment siya na ano, chips. Oo. Parehas tayo, pre, kakapanood ko lang. Ano eh, nagbalik ako sa Breaking Bad. Hinanap ko yung kasi napanood ko sa TikTok ulit yung Breaking Bad, yung tinakas ni Jesse yung camper van doon sa sa garahe. Hinanap ko ulit, tangina. Natutokso kong simulan ulit yung Breaking Bad, kaya lang ang problema kasi sa putang ina ng Breaking Bad niyan, pag pinanood mo yan, mga dalawang linggo kang hindi productive eh. Oh, yun din. Kasi solid siya eh. Pero so, like, ano bang ano favorite na nangyari sa favorite ano nyo, moment nyo sa Breaking Bad? Putang ina, may tatalo pa ba dun sa ano, yung sumabog yung kalahati ng mukha ni ano? Ay, ni Gustavo. Ni Gustavo. Sobrang panalo nun. Kumakain din ako nung pansit ka to nung pinanood ko yun eh. Tangina, sobrang iconic nung lumabas yung kalahati yung mukha niya eh, di ba? Ay, sorry ha, spoiler, more than 10 years na naman. Pwede na naman siguro. No? Pwede na yan. Ikaw, Emil, nanood ka ba ng Breaking Bad? Oo, pero nabutan ko lang yung tinunaw yung ano eh, sa, yung sa bathtub. Oo. Pinanood ko recently sa ano yun eh, sa Meatbusters. Hindi daw, plausible daw eh. Plausible eh.
Matutunaw yung karne. Matutunaw yung karne pero hindi tatagos sa bathtub. Hindi tatagos sa bathtub. Oh. Oh, ikaw ano? Ikaw, Pat, anong favorite scene mo sa Breaking Bad? Alam niya yung ano, pinuntahan ni, yung unang tinanggap ni White na pangalan niya, Heisenberg. Tapos pinuntahan niya yung ano, pinuntahan niya yung unang cartel. Anong pangalan naman si ano? Si... Yung cartel, sino ba ito? Basta may hawak siya ng isang chemical, tapos binato niya lang sa sahig. Puta, hinanap ko rin yun! Hinanap ko rin yun! Angas, kaya lang putang ina, sinira nga ng Breaking Bad. Plausible din daw, hindi daw totoo. Ano? Meat busted pala. Meat busted. Pero umalaga dun, cool yun. Bakit? Yung sa Meatbusters, putang ina, makina na yung pinangbato, di pa rin sumasabog. Pero teka, eto, balik tayo sa Pancit Canton. Anong piniritong bagay yung pinaka na-enjoy nyo nakasama ng Pancit Canton? Simulan ko. Ako yung piniritong bagay na tinatoppings ko sa Pancit Canton, cheese dog. Puta, paboritong-paborito ko yung cheese dog nakasama ng Pancit Canton. Inuulam ko sa... Yun ang ginagawa kong kanin, yung Pancit Canton, tapos cheese dog. Sweet chili, tapos yun nga, may konting crunch ng boy bawang. Tapos puta, yung alat ng cheese dog, nagko-complement yun. Para Ikaw, anong inuulam mo sa cheese dog, Pat? Ay, sa cheese dog sa Pancit Canton. Ako? Ano eh, hindi ko na siya nagagawa ngayon eh. Nagagawa ko lang siya nung high school ako. May dinadaanan ako dati sa high school namin na ano, yung vegetable na pernito. Yung deep fry. Paano vegetable? Yung may nakahari na siya, ginagawa siya ano. Oo, parang ganun. Tapos vegetable siya. Pero parang fishball na siya, ganun. Oo. Ah, oo, mukhang masarap. Parang takoyaki na pernito, ganun. Oo, yes. Kaso di ko na siya na-experience ulit ngayon eh. Oh, ikaw ano? Ikaw, Shay. Wala pa ako natatry na ganun eh. Pero susubukan ko yung mga sinadjust mo. Ikaw, Eric. Ay, Emil, ano sa'yo? Ano, yung inahalo pa sa Pancit Canton? Yung parang prito or ano yung mga ulam na kinain mo na with Pancit Canton? Siomay. Siomay. Ay, puta, oo, siomay. Pauchin, man. Basic yun, basic. Anong ano, siomay? Fried pauchin. O steam? Ah, pauchin. Pauchin. Kung ano talaga, branded eh. No? Oo nga, maya. Anong sauce mo? Yung pula o yung ano toyo? Toyo ako, toyo. Akin si Chino, sobrang lungkot ko na lately ko lang natutunan. Kasi sa pauchin, di ba ang sauce doon either pula o yung itim? Mm. Ang ginagawa ko, ang kinukuha kong sauce, ay ang kinukuha kong kanin, yung kulay green, yung pandan. Tapos, ang kukunin kong sauce, yung pula. Ang sama-sama ng loob ko, sabi ni Chino, ba't hindi mo na lang yung palagyan ng toyo yung kanin? Puta, pwede nga, ano? Ano? Grabe si Chino. Talino talaga ni Chino. Yung moment na sinabi niya yon, parang yung moment din na sinabi ni Pat na ginagamit niyang pangkutsara yung loob. Hindi, mas genius si Chino talaga. Mas, parang mas genius. Mentor namin yan, si Chino. Talaga. Pero kayo ba, inabutan niyo ba yung binibenta ni Jimmy Santos dati? Yung pista pansit ulam? Gagin, hindi. Puta, yung pansit canton, iba ang mga flavor niya, dinuguan, mechado. Tapos ang idea, iuulam mo siya sa kanin. Yun ang legit na carb on carb. Hardcore. Hindi nyo inabutan yun? Hindi nyo inabutan yun? Hindi. Puta, Jimmy Saints ang ano nun, ang model nun. Kayo, inuulam nyo rin ba yung pansit canton? Yun ang never ko na-try, iuulam mo yung pansit canton. Ako. Ay, na-try mo? Ewan ko ba, pero solid siya sa akin. Ano flavor ang... Sabahaw. Sabahaw? Ay, oo. Parang requirement pag iuulam mo siya bahaw eh. Pag sa bagong saing, parang... yuck. Iba pa yung texture ng bagong saing eh. Pero patanggapin natin ah. Medyo kadiri naman talaga siya kasi puta carbon carb. Pero puta masarap siya sa bahaw eh. Pero alam niya ba, ito. Narinig ko lang to sa mga scientists. Sabi ba? Kami na scientists. Pero, seryoso ko gagi. Yung bahaw daw, mas mababa yung sugar niya kaya sa bagong saing. may ganyan din ako eh. Parang sabi ng teacher ko,
yung brown na sugar daw, mas mababa yung sugar niya. Proto ko naman, yun naman yung bentahe nun eh. Pero sugar pa rin yun eh. Oh, kaya nga lang yan. Sa technicalidad kasi, mas madumi. Yung dumi na unrefined. Kasi nga, mas naging kaaya-aya sa mata ng tao yung puti. Oh. Pero para sa akin, kaya lang mas tumaas yung sugar content nung isang kutsarang sugar versus sa isang kutsarang brown sugar. Kasi mas siksik yung isang kutsarang sugar kasi malalaki yung butil nung brown sugar eh. Pero putang ina, pare-pares din yun na magiging ano. Hindi, pero yung baho talaga, guys. Yung baho talaga. Baho? Oo, yung baho. Yung ano, alam, over rice. Mas mababa yung sugar nun. Pero yung baho, pre, may ano eh, may certain ano rin siya, may certain ano yung tawag dito? Ano ba yung tamang term? Appeal. Yan, sakto. May certain appeal din yung bahaw na bagay siya sa ibang pagkain. So, lampasan muna natin yung pansit canton. Para sa ako ha, gustong-gusto ko yung bahaw. Pag mag-iuulam ko doon, pre, yung pulang hotdog na TJ. Oo, yun. Oo, tapos, yun. Yung basta bagong luto na TJ. Tapos may UFC ketchup ka sa paligid. Ang sarap ng bahaw na gano'n. Ikaw ba, Del Monte ka? Dito na ba magda, dito na ba maghihiwalay yung landas natin? Yung Del Monte na sweet. Puta, Del Monte na sweet. Hindi yung ano, yung original. Ako kasi... Ay, yung blue. Oo. Puta, hindi pa ako nakakabili nun. Pero masarap ba yun, Del Monte na masarap sweet? Masarap yan. Mm-hmm. Sarap. Pwede siyang lumaban sa Papa Ketchup. Para kasi sa akin, mataas yung level ng Papa Ketchup eh. Tangin na mo, Pat, na, seryoso yellow. Ha. Seryoso, Pat, ha. Sa susunod na grocery ko, bibili ako ng Del Monte na sweet. Pag di masarap yun, ahantingin kita. Verified yun. Verified. Ah, verified. Verified. Kahit saan may partner yun. So, pwede ko nang yung sarap ba nung Del Monte na sweet, pwede ko nang talikuran yung UFC? Hindi pa rin. Hindi. Sa akin, hindi. Hindi. Iba pa rin. Replacement mo lang siya doon sa UFC. Kumbaga, kasi mas yung, top para sa akin yun eh. Kumbaga, yung Del Monte na sweet, kabit lang. Oh. Sabit lang. Okay. Ang main pa rin talaga yung UFC. O, so ikaw, Pat, ano yung ano pinapartner mo sa bahaw? Bahaw? Lind. Oh, ano din, hotdog din talaga eh. Maling, na-try nyo na yung maling sa bahaw. Ayun, so, din yun, maling. Maling na manipis, tapos tostado. Oo, oh, manipis talaga eh. Kasi hindi masarap ako eh. Eh, masarap yung maling pag makapal. Makapal, no? Mm. Oo. Tapos pag malambot, gusto ko sa kanya lagi tostado eh. Kasi doon lumalabas yung natural na alat niya eh. Mm. Yun yung Mayard. Yeah! So ikaw, Sherwin, ano sa'yo? Ah, parehas lang tayo, Kuya Makoy, kasi ganun na ganun din yung... Oh, takina, Kuya Makoy, yun po! Ano yun? Ano, Kuya Sherwin? Ganun na ganun lang din sa akin. Yung pulang hotdog ng ano TJ. Ikaw, Emil, ano sa'yo? Sa akin, ano, kape. Ay, alam mo yung hindi mo pupunuin yung cup mo ng kape na tinimpla mo. Tapos doon mo ilalagay yung bahaw. Gagawin mo sarap cereal. Yun. Sarap yun. Solid masarap yun. Ano to? Parang uulamin mo yung kape? Hindi, parang nga daw cereal eh. So, parang cereal. So, imagine mo yung cereal, pero ang cereal mo, kape, yung gatas mo. Okay. Ay, ang cereal mo, cereal mo, kanin, yung gatas mo, kape. So, Emil, ayun yung ginagawa namin nung ano eh, wala kaming pambayad ng rent eh. Dinaromantasize, you know? Hindi, pero solid. Pero tama naman kasi, masarap din yung mga ganun bagay. Oo. Pero isa pang masarap sa bahaw, reverse naman, yung Beef Mommy na noodles, yung Lucky Me Beef, na may itlog, lalagyan mo ng bahaw. So yung, hindi nyo ginagawa yun. Ay, masarap din yun. So, baliktad, yung kanin yung ilalagay mo sa ano, sa Lucky Me na noodles na may sabaw, putang ina, tapos may itlog. Oo, okay, yun ah. Tapos, huhulihin mo unti-unti yung bigas. Balikan natin yung ano, yung malig. Ah, ano, sige. Natry niya na sa malig yung ano, may asukal. Yung kinaka-caramelize yung sugar. Ano, lasa niya yung ano, spam tocino, ganun yung lasa? Ah,
Hindi ko pa kasi natikpan yung spam to sino eh, pero ang sarap niya, balance yung alat tsaka tamis. Tangin na mo pa, ta, susubukan ko ulit yan, baka ano ha. In theory, hindi ganito go, in theory, pero ganito gawin natin, ang dami nating sinuggest, di ba? Mag-suggest tayo ng isang trap para doon sa mga magta-try. Sa mga listener. Kasi sa dami nung sinabi natin, puta mo, masasarap yung tatry ko lahat. Tapos merong isang trap na kagaguhan lang yung recipe. Pero para, speaking of maling, puta, ito, para sa mga long-time listeners ng Machong Chismisan, Emil, Pat, saka Sherwin, subukan nyo yung maling, durugin nyo. Durug. Saka nyo ngayon, i-deep fry. Ang mangyayari sa kanya, yung mga durug edges niya, magiging flaky. Masarap yun. Malutong, maalat. Pero kung natatakot kayo na durugin, may na-discover akong bago. Yung peeler ng vegetable. Ah, oo. I-peeler nyo yung maling. I-peeler nyo yung maling o kaya yung spam. Lalabas, maninipis na slices. Deep fry nyo. Maling chicharon. Kawawa dyan yung mga ano? Kawawa dyan yung mga di marunong magluto. Di, puta ka na. Kasi maluto eh. Oo, maling. Papait yan eh. Papait alam mo ka, yan. Alam mo ka ano pa isa pang kawawa? Kidneys mo, pero puta masarap. Puta masarap. Maling fries. Ay, maling flakes. Napakasarap. Maling flakes. Ito, teka. Bago kayo mag, ano, alam mo ko anong masarap na gawin habang kumakain ng maling flakes? Magbaon kayo niyan sa Joktober. Promote nyo na yung Joktober. Yun, Joktober Fest. Sa Joktober, sa October 14, may show kami sa Brickwell BGC na dating Wicked Dogs. Oh. Pero teka, may, may disclaimer pala ako sa'yo, Pata. Ay, ano, hindi ko sigurado kung aabot ng October 14 sa okay October lang, 17 okay na episode na to. Pero pwede na lang i-check yung mga ano namin, Instagram namin para sa mga shows. Ayun, mga upcoming shows. I-promote nyo na lang yung mga social media pages nyo para timeless. So ikaw, Pat, para makita nila yung ano resulta ng pagkain mo ng sandamakmak na sandamakmak na dilaw na Pansit Canton, saan ka nila pwede i-follow na social media pages? Uy, naputol yata. Nagsasalita na ba kayo? Parang hindi pa sila. Hello? Ano? Nawala yata kayo eh. So, teka, habang nag-aayos sila ng connection, Emil, ikaw muna. Saan social media pages ka nila pwede follow, Emil? Pwede nyo akong follow sa Facebook, Instagram, TikTok. Emil Buenaventura lang lahat. Yung pangalan ni Emil pang mayaman eh. No? Wala pa akong nakikitang Buenaventura na mahirap eh. No? Tapos nagsasabi ng mga kape-kape sa kanin. Oo, tangin na. Parang, wala ka, parang pag pumunta ka sa squatter, wala ka makikilala ng Buenaventura. Di ba? Parang ang labo na puta nakatira puro sa... Puro ano, pag napunta ka ng squatter, puro tumon. Ganun yung mga apelido. Ah? Parang wala ka makikilala. Anong pangalan mo dito sa squatter? Kaya kukuha ka ng ano, trabahador? Anong pangalan? Emil. Ah, Emil pwede pa. Anong apelido? Buenaventura. Puta, pang pangalan ng kumpanya yun eh. Parang Buenaventura Inc. Ito si Patrick, oh, madami to sa ano. Patrick, anong social media pages mo, Patrick? Kahit sa Instagram lang, Patrick Bobis, may na tatlong S yung dulo. Ah, puta. Parang yeah. Patrick Bobis, tatlong S sa dulo, 'yan. Ikaw, Sherwin, anong social media pages mo para pwede ka nila i-follow doon? Ito sa Twitter, TikTok, Instagram, pati YouTube. Medyo nakakatawa yung handle ko, pero at Sherwin King. Naputol. Ang daming Sherwin Aguilar eh. Hindi, teka, ulitin mo. Hindi namin narinig naputol. Ngayon pa nasira yung connection nyo. Teka, Twitter, Instagram, TikTok, pati YouTube. Teka. Hindi namin naririnig. Teka, isa pa. Edit here. Cut. Game. Try natin ulit. Magsalita ka nga. Marino. Hello. Ayan, sige, game. O, ulitin ko ha. Bibigyan ka itong you. O, Sherwin, anong ano, social media pages mo? Sa Twitter, TikTok, Instagram, pati YouTube, ano lang. At nakakatawa kasi, at Sherwin Keep Going.
Dahil ang dami kasi okay. Share ni Aguilar. Tangina. So madami ka ring hit sa NBI. Marami ka ring hit sa NBI. Oo, madami din. Pero yun nga, if ever lang na sinuwerte na mailabas namin kagad tong episode na to, Joktoberfest. Ay, Joktober, may fest ba? Wala. Wala ano? Joktoberfest. Meron, meron. Joktoberfest this coming October 14 sa October 17 sa Brickwall BGC. Yan yung dating Wicked Dogs na Wicked Dogs na tahanan ng Comedy Manila. Yan. Wait, teka. Yes. Wala na kayong iba pang gustong i-promote? Any other upcoming shows or kahit ano? Meron. Isa na lang. Ako lang to. Sa Burn Edges Makati, October 17. Headliner dyan si Roger. Uy, si Roger. Ron, pati si Mark Yamado. Ayan. So, Makoy, sorry Makoy. Makikisingit lang ano sa Pampangas, Jess. Kasama ko pa rin si Emil doon. Sasabay ako sa kanya. Joktoberfest din yun. Ano yun? Emil 12 yun, di ba? October 12. Rabbit Ali, ano Pampangas, San Fernando. Dadayo kami. Versus Konyo. Sayang yung pag-promote mo kasi malamang di aabot pero subukan mo. Bigay mo na lang sa akin yung ano, bigay mo na lang sa akin yung art card, lalagay natin sa page, okay? Sige, thanks. Ayun, kasi yun yung mga guys, yung mga nakikinig, si Marvin the Rockstar nga pala yun, kasama pa rin nila yun sa Comedy Manila. Anyways, guys, ano, Patrick, Sherwin, Emil, sobrang nag-enjoy ako sa usapang Pancit Canton natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa latest episode ng Machong Chismisan. Sana makabalik kayo next time, mas magandang connection, mas magandang mic para mas ma-enjoy natin or baka sa live. Sa studio, pag nag-record tayo sa studio, sama natin kayo. At ako naman, batiin ko lang yung mga kaibigan natin sa podcasting world. Teka, asan na ba yun? Ito yung mga kaibigan nating podcast. So sana supportahan nyo rin yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung Buhangin Brothers Podcast. Siyempre, yung podcast ni Jazz, which is 25% Podcast. Andyan din yung 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby na podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka syempre yung kaibigan natin, Tatayhood Podcast, saka syempre yung pinaka-favorite kong podcast sa balat ng lupa, yung Kislot Chronicles Podcast, at batiin ko na rin yung mga kaibigan natin na patrons, sana dumami pa kayo. So, nandyan si Darwin Busuego, June Magpuyo, si Jimbo, si Camille Serio, si JM Kayabyab, si Marge D., si Joe Ian Maravilla, saka syempre yung Hobby Podcast. Saka kung gusto nyo pumayat at di nyo magawa, mag-keto na kayo, try nyo yung Ketorific PH, check out nyo yung social media page nila, which is Ketorific PH, para makakita kayo ng masasarap na keto ketogenic na foods. At saka si patron ng mga Patreon, ang napakaganda at nandito na naman sa Pinas, si Madam Len McKenzie, ang pinakamayaman na tao sa balat ng lupa. At kung gusto niyo ako i-follow sa social media pages ko, follow niyo lang ako sa Showbiz Bro sa lahat ng social media pages. At saka Machong Chismisan sa lahat ng social media pages. Yung YouTube namin, kung gusto niyo mapanood ng live at may video yung podcast, nandun. Saka sa Facebook page din ng Machong Chismisan. At saka pwede rin kayo mag-subscribe sa patreon.com/machongchismisan para masuportahan tong Machong Chismisan. Dami. At yan po ang ating latest episode ng Mat, yung Chismisan. So, to be honest, sobrang nag-enjoy ako kasama yung mga kasama natin from Comedy Manila. Thank you, Chino, sa pag-connect sa akin kay Patrick, kay Sherwin, sa kay Emil. And yun nga, ayusin natin na sa susunod, sa studio nyo tayo magsama-sama. So, kasama natin, ang gwapong-gwapo at ang mahilig sa dilaw na Pansit Canton na si Patrick Bobis na lagi nagsasabing, ako si Patrick Bobis na lagi nagkasabi na pag maalat ang ulam, magdagdag ka ng kanin. At kasama natin si ang nagsusuhol sa bantay ng dormitoryo nila na si Sherwin Aguilar na lagi nagsasabing. Na lagi nagsasabing, maging mabay tayo sa mga boy. Kasi tao din sila. At ito naman, kasama rin natin ang taong sa apelido pa lang alam mong mayaman na si Emil Buenaventura na lagi nagsasabing. Ako po si Emil na lagi nagsasabing kung kumakain ka pa rin ng dilaw na pansit canton, magbago ka na. Yeah.
Walang mabait na taong kumakain ng dilaw na pansit ganda. Nakatama naman po si Makoy Pari or Showbiz Pro at lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Thank you. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.